For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. For yet a little while, and he that that shall come will come, and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Muli namin aadalin, Panginoon, na nawa, Panginoon, bigyan ng pangunawa. Especially mga bata, Panginoon, lalalim na naman kami. But I pray, makita namin kung saan sila makaka-relate. Pagtatapat sa inyo, Panginoon, at sinasabi dito ng reward na para sa mga magtatapat, may reward sa mga hindi, mga may parusa, Panginoon. So I pray na, Panginoon, na kayo po magturo sa amin ngayong hapon, aming puso at isip, Panginoon, inaalay namin sa inyo, Panginoon, para kami po ay matuto at makinabang sa ganitong klase ng gawain, Panginoon, pag-aaral ng salita, Panginoon. Kayo po malulati, in Jesus' name, pray. Amen. Amen. Mga po na po. Okay. Salamat po ulit, dito kayo, no? Pero nararamdaman ko marami kayong problema, eh. Bata pa kayo. Dinadamdam na ba kayo? Sina, ano? Nasa likod. Eh, pinagdadaanan na ba kayo? Lahat naman, eh, di ba? Kahit si Sarah, sinasabihan ko si Sarah, eh. Diba, bait naman niya magkapatid, eh. Pero last week, okay, sikat po yung dalawang bagay do sa Hebrews 10. Natakil natin yung pinakasikat dyan, syempre yung 25. Sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. Ibig sabihin, huwag tayong liliban. Pag sinabing, tingnan ko nga. Kasi may mga nagtatanong, pag umabsent ba ako sa church, kasalanan ba yon? Ano sa palagay mo? Blame? Hindi. Si Kenneth. Palagay niyo lang. Well, inaaral, kaya nga inaaral natin, eh. Kenneth, sa palagay mo, pag wala ka sa church, kasalanan ba yun? Palagay mo lang. Hindi. Si nakalimutan ang pangalan. Si Rain. Kasalanan ba yun? Pag wala sa church? Hindi. Si Reg. Sa palagay niyo lang. Ha? Hindi alam. Si Vince. Ha? Hindi. Hindi kasalanan. Si Sava. Kasalanan ba yung wala sa church? Kung may church, tapos ikaw wala. Kasalanan ba yun? Sabagay ito, hindi pa itong mga baptized, eh. Palagay mo lang, kasalanan ba yun? Hindi matin sa church. Oo. O si Cassandra. Oo daw. Si Salin. Oo. Si Inigo. Hindi alam. DM. Si... Ayan, sabi nga dyan, not forsaking. Kasi ito po, actually, kung papansin niyo yung wording dyan, nasa hulihan na to, eh. Kasi yung pinag-usapan natin na for the past week, sino ulit bida sa Book of Hebrews? Jesus. Inaaral natin kung sino siya, anong ginagawa niya, anong papel niya sa buhay natin, dati at ngayon. At inirelate natin yung mga dating offering, bakit dati pinapatay mga hayop. Ngayon, may pinapatay mo ba tayo? Wala na. Kasi si Jesus na namatay once and for all. And, pero dito, tinutukoy niya na, buksan ko na lang alam ulit, yung ating, para alam din ng iba kasi, tinatake natin sa Book of Hebrews, maraming part dito, itong tabernacle, nilalarawan po yung dating pinag inutos ng Diyos na gawin nila, at yun ay doon sila nag-minimit ng Diyos.
So parang sinabi nila doon na parang tumitira ang Diyos doon eh. Obviously, hindi tumitira ang Diyos dyan. Pero yun ang sinasabi doon actually. Niniwala ba kayo titira ang Diyos dyan? Eh, nasabi sa Bible eh. Pero yung pala, dinidescribe pala yung future. Kaya yun po yung pinag-aralan natin last week, tsaka last week. Yung Holy of Holies, Most Holy Place, then yung Holy Place. May mga, meron dyan mga kagamitan, yung laver, yung altar. Lahat yan ay may symbolism, may tinutukoy po yan sa langit. Okay? Kasi tapos tayo dyan lahat, wala iba sa inyo eh. Pero yan daw, nilalarawan yung mga bagay sa langit. At yung pinaka-tabernacle talaga, nasa langit nga, yung pero yung maraming bagay dyan, pinerform ni Jesus Christ. Okay? Ng Panginoong Jesus. From the door, from the sacrifice, paghuhugas, paglilinis, yung dugo na kinakalat dyan, lahat po na yung nangyari. Kung ligtas na kayo, nangyari na sa buhay niyo yan. In figure. Okay? Kaya inaaral lang natin ngayon ng gusto. Ngayon, kaya bakit nabanggit yung huwag kang absent sa church? Eh kasi nga, ito. Kasi nga, ibig sabihin, hindi biro-biro yun. Okay? Napansin nyo ba si Pastor pag bagay na sa panalangin? Ano pa? Seryoso tayo sa church. Oh, Pastor na nagagalit. May nagsabi sa akin dito. Ganun din, pag tinuturo natin ito, mali ito, mali. At sumisigaw si Pastor. Diba? Misa, sinasabi natin yung dapat nating marinig. Ang mga tao. So, ganun talaga kasi kailangan yun. Yun yung sinasabi dito nga, pinapatay nga yung ano eh. Mga hayop, diba? Sinong gusto dito pag nagkasala ka, papatayin ka. Wala naman sa atin ganun, pero may nilalarawan yun sa, para sa atin. At natakit nga natin yun, yun ay galit ang Diyos sa kasalanan, dapat may parusahan, dapat may mamatay. So, pero later, si Jesus na yun ang matay para sa atin. So, ngayon tayo, hindi naman free pass, pero parang ganun, no? Pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa, hindi natin kailangan mamatay. So pag tinanggap mo na si Jesus, ligtas ka na, anak na ng Diyos. Pero may mga bagay pa rin, ha? Katulad nung later dito, paano pag may kasalanan ka? Di ba? Yan ang madalas na tanong ng mga Kristiyano. Kaya nga pag nag-soluling tayo, sinisigurado bago tayo malis doon, paano pag nagkasala ka? Kasi kung nananatili yun na nagtitiwala sa kanyang mabuting gawa, kailangan hintuhan ko lahat yan, may self-righteousness pa yan. Di ba? Kaya dinidikdik natin yun. Ngayon, tayo mga Kristiyano, alam dapat natin may kasalanan, pero dinidin natin ang tama. Okay? So, anong gagawin natin sa kasalanan ng mga Kristiyano? Yan. Yan ay pinagsisihan everyday. At syempre, I hope, yun nga, pag tinitingnan ko kayo, kaya nabibigitan ako pag marami kayo. Kasi ako, sanay na ako dito. Pag tinitingnan ko iba dyan, medyo okay na yan eh. Yung iba na parang magsisimula na naman ako sa umpisa, doon ako nahihirapan. Katulad niyan, asawayin ka pa, huwag maingay. Hirap. Hirap sa utak. So, guturo pa tayo gito kalalim. Anyway. Kasi ganito. Dito sa 20, sabi nyo, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Kung nanampalataya ka sa Diyos, alam mo, pupunta ka sa langit, may maraming rewards. Kasi ganyan, tatamad-tamad ka dito sa lupa. Isang beses ka lang mabubuhay. Natapos nun, patay, pagpatay na, husga na, husgaan ka na. Saan ka mapupunta? Siyempre, kung ligtas ka sa langit. Kaso, yung mga ginawa mo, paano yun? Ginawa mong masama, ginawa mong mabuti, dun ka, i-reward ng Diyos. Okay? Kaya dito, sabi dito, walang wavering na. Ibig sabihin, lilingkod ba ako sa Diyos o hindi? Napatuloy-tuloy na. Sabi dyan, siya ay matapat na nangako. Kaya dito, sabi dito, let us consider one another to provoke unto love and good works. Sa Tagalog, pag sinabing provoke, alam mo yung provoke? Alam mo yung provoke? Di ba yung mga kayo, pag nag-aaway kayo, hawakan mo kayong tenga. Yun, nagkagalit na nga, magbabalatan na, kaso, siyempre, masama yun, di ba?
Eh, ikaw naman, gagatungan mo pa. Anong mangyayari doon? Lalo na mag-aaway yun. Sino totoo pag may nag-aaway? Loko-loko kayo. Mag... Ganon. Ha? Meron kasi, kahit mga katatanda, ganyan, di ba? Madalas, nakapanood ko sa Facebook yung magbabanatan eh. Napapanood din ako minsan eh. Oh, mga babae pa, nusuntukan oh. Tapos yung mga nanonood, mga si Pacquiao, di ba? Buti nga, natalo. Asal na asal kami dyan kasi Kristiyano na daw siya eh. Tapos puro pa siya sugal. Di ba? Kaya nakakatiso, tapos puro praise the Lord kunwari. Sabay kakandidato ng presidente. Halo-halo na. Anyway, kaya ganito daw, yung kabaliktaran nun, okay? Bakit ba gumagawa ng masama yung mga tao? Eh, ba't kayo gumagawa ng masama minsan? Ba't kayo nagkukulit? Ba't kayo nagbabasag ng pinggan? Di naman siguro nagbabasag, di ba? Nag-iingay. Mumura. Babastos. Ang ganyan. Anong, bakit, may, anong dahilan? Siyempre, di ba sabihin, di ba? Alam naman natin yan eh. Anong madalas dyan? Yun nga, either naturuan ka rin, di ba? Kasi may kasalanan talaga tayo sa puso. Alam mo yun? Gustong gawin mo yun eh. Gusto mong pag na pag inaway ka, gusto mong awayin din. Normal yun sa mga tao. Pero eh, huwag natin gawin yun. Kasi sabi dito, yung kanina, yung inawa kami yung tenga mo, huwag muna, di ba? Pag may nakita kayong ganon, kutosan muna agad. Uy! Mag-aaway na nga. Gusto mo mag-aaway lalo. Di ba? Kayo, lalo kayo, di ba? Andiyan pa sa edad na ganyan eh. Hindi nakakatuwa yan. Pag ikaw, napaaway ka, isang beses lang, sabi natin matira yung mata mo. Magsisisi ka niyan. Alam mo kasi yung mga bata, pag nagkasugatan, mamaya wala na eh. Eh kung mapilayang ka, ay sa kalokohan mo, di ba? So, kabaliktaran ang gawin natin. Anong gusto mo? Sa halip na mapasama, uy, mag-drugs tayo. Uy, huwag tayong umatin ng church, mag-suot tayo ng maikli, paiklian tayo. Kasi nakita ko sa TikTok, ganun eh. Diba? Sa Hollywood, ganun palang uso eh. Hindi ganun, diba? Masama yun eh. Sa kabaliktaran, ano? Sa halip na magtuksuan kayo, mag-bangayan ba tawag dyan? Or mag-inya, udyukan mo yung tao na gumawa ng masama, ano yung kabaliktaran nun? Ninyo go. Gumawa ng? Ano yung mga mabuting gawa? Eh, makinig. Sumagot ng maayos. Makinig. Umupo na, basa ng Bible. Nagbabasa pa kayo ng Bible? Ayan siya sabi ko. Kaya, lagi kayong ano. Kaya sabi nyo, let us consider one another to provoke and to love and to good works. Paano mo gagawin yan? Wala ka sa church. Sige nga. Paano sabihin nga, ano, makinig naman tayo salita ng Diyos, tapos iba ginagawa mo, di ba? Mag-aasara na kayo niya. Kaya sinasabi ko sa inyo lagi, ilang beses lang meeting na, lalo na yung iba, di ba, na meeting nila once a week lang. E tayo three times a week, at least sabihin natin talaga may nangyari ng Linggo. Meron ka pang Thursday, di ba? So, para may pubuhok mo ngayon ibang tao na gumawa ng mabuti, especially mga kapatid, ang usapan dito kapatid eh, mga kapatid. Sabi nito, kaya papasok ngayon yung not forsaking the assembling of ourselves. Yayain mo sa church kaysa sa chismisan, di ba? Doon mo siya yayain, makinig naman tayo. Kasi alam ko, naalala ko isang beses, nakinig ako sa salita ng Diyos, naligtas ako, pinagpala ako. Ulitin natin ulit, hindi yung kabaliktaran, di ba? Usapan tayo ng ano, kalokohan. Usap tayo ng ano, nakakatawa. Walang masama sa nakakatawa. Alam nyo ba, ang buhay ng Kristiyano, masaya. Pero hindi puro saya na kalokohan. Obviously, hindi. Okay? So, paano ma-encourage yung ibang tao na gumawa ng mabuti? Isa yan, umattend tayo sa church. At huwag kang lumiban. At, balik tayo sa kanina, pag hindi ka munta sa church, anong mangyayari? Matutuwa ba yung Diyos sa'yo?
May encourage ba ibang ano? Ay, si ano, wala na naman. Siguro, ay, nakita ko nga. Doon si ano eh. Si kapatid, ano nangyari? Hindi nag-church kasi... Anong bagay? Alam nyo na, lagi natin sinasabi dito yan eh. Kahit ano pa yan, si Bud, tsaka si Pastor, mayroon pang trabaho. Re-excuse lang ako doon. Bud, makikover muna ako ha. Kasi hindi na ako pwedeng ano eh. Ako yung pastor eh. Hindi na pwede yung mabsit. Diba? So, ganun din kayo. Maglalaba ako, pastor eh. May ibang araw, may ibang oras. Amen? Module man yan. Ano pa? Barkada. Ano pa? Ha? Online class. Schedule nyo rin. Oo. Oh. Tsaka mag-pray nyo. Ganon. Ngayon, wala tayong puntahan doon. Pero, dati, meron tayong face-to-face. Ano ginawa natin? May time pa rin, di ba? Gabi yung service natin dati. So, meron laging paraan. Amen? Huwag nyong iliban at kasalanan po yun pag lumibang kayo. Amen? Kasi naaalala kayo ni Bay, pwede palang umabsent-absent eh. Di ba? Or, andito na, maingay pa. Hindi pa nakikinig. Yun ang mas malala. Anyway, sabi dyan, as you did. So, yun lang napag-usapan last week. Ito pa yung last week na pag-usapan kasi wala yung karamihan eh. Yung pinag-usapan dito, ang kaligtasan ba nawawala? Nawawala ba yung kaligtasan? May kaligtas ka pa rin ba? Oh, ba't ganun? Diba? Mabait ang Panginoon, diba? Eh, ganun talaga yun eh. Hindi nawawala yan. Pero, anong nawala? Pag kunwari tayo nagkasala. Ha? Rewards. Ang matapat, mas maraming rewards. Doon tayo papasok mamaya. At isa pa, pag sabi kayo ni nanay, ay mamayan, si ano, nahihiya daw. Bakit nahihiya? Last time, may mga nakatin dito, tuwan-tuwa ako. Okay na yun. Punta lang kayo. Diba? Hindi ko naman kayo... Pero syempre, pag mali, sinasabi ko, ganun lang naman eh. Hindi naman natin didigdikin. Amen? Young people din ako dati, alam ko yan. Alam ko yung makakabuti sa akin, makakasama sa akin. So, ganun din sa inyo, ina-apply natin ngayon. Amen? So, kaya napag-usapan natin yung mga anak na ng Diyos, nukuluko pa. Okay, sinasabi dito, napag-usapan natin, hindi pa ito, ano, ligtas na buto sa Hebrews 10. Okay, pero sinabi dito, pag ikaw ay lukuluko nga, anak na ng Diyos, eh, huhusga ang kanya. Kaparusa ang kanya. Amen? Ano pwedeng maging parusa sa mga makulit na bata? Madisgrasya. Yung mga batang ano, sakit, lalo ngayon. Parang tayo na ipagsugal pag lumabas daw tayo. Pero ako, hindi ako naniniwala na din talaga. Sabi sa'yo, hindi naman tayo huminto. Malakas din tayo ng konti, pero... Ngayon nga, inubo ko eh. Niinuman ko lang ng gamot. Ibang church mabaya, nag-preach, naka-mas eh. Ewan ko ba? Naintindihan ko sa'yo. Basta, anyway, yun yung last week natin, ha? Huwag mong isipin na ang Diyos, mabait siya ngayon, wala kang sakit ngayon. Nakapag-aral ka ngayon, nakakain ka ngayon, hindi mo sigurado next time. Baka hindi na. Amen? Kaya yun din yung kausap ko last time, hindi ko nasabihin kung sino, pero ganun din yung kwento niya. Sabi niya, dati ang pera niya, mapera siya. Nag-abroad pa. Kala niya, hindi na mauubos yung pera. Ganun ba yun? Kaya kayo, misa, baka may nakikita kayo mga ano nyo, gusto ko makaalis dito, pati anak niya, iniwanan. Biruin niyo yun. Kaya, nung sinirang ko yun, medyo naiiyak-iyak eh. Pastor, ganun pala yun, pera pala. Nauubos din, oh, syempre. Diba? Kaya kayo, mga bata, yung lakas nyo, mawala din yan. No? So later, hindi ka na makatakbo. Kaya gawin mo na lang, habang bata ka, maglingkod ka sa Diyos. Amen? Matalino ka pa, maganda ka pa, pogi ka pa, gamitin mo yan sa tama. Ano tayo natapos? Ngayon, mas malalim pa to, you know? Anyway. But call to remember the former days in which
After you were illuminated, you endured a great fight of affliction. So, sinasabi niya dito ngayon, kayo. Kasi yung karamihan, especially sa kanila, may pinagdaanan talaga. Sino dito yung bago kayo maligtas, talagang ang dami yung pinagdaanan. Halos ngayon, sa mga yung wala na halos ngayon eh. Pag naging Kristiyano ka na, yan na. Pinapaalala ng Panginoon through Hebrews, itong libro na to, pinagdaanan natin yan eh. Hindi na bago dapat sa atin yung mga pagsubok. Amen? Ito. Partly whilst you were made a gazing stock. Pag sinabing gazing stock po, ito yung mga katatawanan. Sinong tinatawanan dito pag kayo'y naka-maayos na suot? Tinatawanan, gusto ba kayo na maayos eh? Nakasuot kayo maayos, di ba? Yung iba. Tinatawanan ka ba dyan ha? Pag ganyan ka? Hindi mo lang naririnig siguro. Inaasal tayo niya mga yan. Amen? So salamat, di mo narinig, di ba? Kaya ihanda mo yung sarili mo. Pag nag-soul winning tayo, inaasal-asal ganyan, di mo lang alam. Kaya sabi nito, by reproaches and affliction and partly wise, he became companions of them that were so used. Parang may preaching tayong ganito last time eh. So, kunwari ngayon, sabihin natin, kayo, hindi kayo pinagtatawanan. Eh, si Pastor, pinagtatawanan. Okay ba sa inyo yun? May kilala ba kayong pinagtatawanan ako? Sabihin nyo sa akin. Hindi naman natin babanatan yun, di ba? Pero ako, sanay na ako doon. Ngayon, right, nag-church kayo dito. In a way, parang nahihiya rin kayo, di ba? Pag inaasa, nakita mo si Pastor, no? Bible na naman ang dala nun. Pagayan nga natin. Yung mga ganun. So, pero pag kayo kasama na lagi ng lingkod ng Diyos, ay masanay na rin kayo. Yung sinasabi dito. At, kabahagi na rin kayo dun. Sa pangasa nila. Pero, maayos yun. Okay lang yun. Sabi dito, for he had compassion of me in my bonds. Eh, si Paul nga, nakulong. O, sino na nakulong dito? Gusto yung ikulong ko yun. Diba nakakahiya yun, diba? Pero hindi po lahat na nasa kulungan masamang tao. Alam niyo ba yun? Actually, lahat nga sila, sabihin nila, hindi sila masamang tao kahit masama sila. Pero ibang usapan yun. May mga taong talagang hindi masama, katulad ni Paul. May Peter, nakulong sila eh. Wala siyang ginawa. Si Daddy, nakulong yan eh. Sinabi ko. Pero ganun din, wala kaming kasalanan. Lagi ko sinakwento naman sa inyo, di ba? Nagising ako dun eh. Na-realize ko na hindi enough minsan na magpakabuti ka lang. So, pero mas maganda na yung makulong ka dahil sa paggawa mo ng mabuti. Kaya sabi dito, took joyfully the spoiling of your goods. Naintindihan niyo ba yun? Ninanakawan na sila. Masaya pa sila. Eh, di ba yun? Umumurahin mo yung taong yun. Yung panahon kasi nga nila, talaga grabe yung persecution. Sa panahon natin ngayon, meron, ninanakawan ba tayo? Sino nakawan dito? Ako, lagi yung ninanakawan eh, sa tax. Kaya mapansin nyo si Pastor, galit sa, ano eh. Bakit kaya? Tanungin nyo lahat na nagbabayad ng tax. Pag naintindihan nyo na eh, mga bata, nakikita mo doon, kaltas, ganito kalaki. Saan napunta to? Eh, daming tao, lahat nagbibigyan tax, tapos yung kalsada natin, wala. Walang bantay, walang ilaw. Tapos mababalita mo lang, pambibili ng bakuna, hindi naman kailangan. Kasi nawala pa. Asan, hindi ka naman nabuisit dyan, di ba? So lahat po tayo ngayon nananakawin, alam nyo ba yun? Pero masaya pa rin tayo, amen? Eh, langit tayo, tsaka bayaan mo yan. Saan pa nila nilalagay yung pera nila? Tingnan nyo nga. Wala rin eh. Sa kalukuhan lang, ano, pangiinom, pangbababae. Sira din sila, di ba? Hindi ba tayo masaya lang? Sige, tabaho lang, lingkod lang sa Diyos. He said, knowing in yourself that ye have in heaven a better and enduring substance. Pag sinabi substance, kayamanan yan. Nag-iipon sila ng kayamanan dito, ninanakaw nila sa atin, tayo, nag-iipon tayo sa langit. Amen? Amen. Kung nag-iipon kayo, yun ang tanong. Kung nag-soul winning kayo, nagtatapat kayo sa Diyos, nag-iipon kayo. Kung di kayo nakikinig, pumupunta sa church, pagbobotohan pa. Nasa church nga, tulog naman.
May reward ba yun? Subukan mong maging gwardiya ka tapos daw, tulog ka lang. O sige, security guard, di ba? Ay, may tabaho na ako. Sa kinsenas, may sweldo na ako. Inakantok, tulog ka lang. Tabaho mo, magbantay, tulog ka. Tingnan mo kung may sweldo ka. Sa isante ka nun. Eh, ibang Kristiyano, ganun eh. Nabutulog sa church. Ba't sa palagi mo nagsasalita dito kung tutulog ka lang? Ito, ninanakawan sila eh. Pero yun nga, kung naglilingkod ka, meron ka lang sa langit, hindi mananakaw yun. Amen? Hindi mananakaw ni Duterte yun, hindi mananakaw ni Anneli yun. Sila, susunugin sila sa impyerno. Okay? Kaya sabi dito, ano ngayon? Therefore, what? Cast not away therefore your confidence. So, may preaching na tayo last time nito eh. Iba sa atin kaya nangihina, yan nga, eh, pastor, nag-church ako, pero mahirap ako. Diba? Nag-church ako, pero yung mga iglesia ni Manalo, lalaki ng ano, may baril pa sila. Dami nilang, diba? Sinungaling yung tinuturo, tapos, ba't ganun, pastor? Parang nangihina ka, diba? Kasi sabi sa atin sa salita ng Diyos, huwag niyong itapon yan. Lalo kayo lang magtiwala. Kasi nga, sigurado yung pangako ng Diyos. At sabi dyan, hindi lang basta reward, ha? Sabi dito, great recompense of reward. Pag sinabing recompense, balikan yan, di ba? Parang ganun, sa trabaho. Magaling ka magtrabaho, malaki ang... Pag tamad-tamad, wala. Eh, basta nananasa ko, nagsipag ako. Wala naman. Hindi agad-agad dyan. Amen? Nagbenta ako ng ganyan. Walang bumili. Nag-pray mo kasi. Amen? Tsaka gamitin mo yung binigay ng Diyos ng talino. Yung tanong-tanong ka, alam nyo. Oh, na-realize ko. Kaya masaya din ako sa church eh. Nung medyo matagal lang din ako sa church, saka ako lang na-realize. Kasi si pastor nga, ganyan. Di nag-preach. Minsan kasi dito, hindi mo yung preach lahat eh. Diba? Pero nagtanong ako, inanong ko lang si pastor. Pastor, ano mong gagawin ko? Hindi naman siya nag-preach sa akin ang ano sinasabi niya din sa pulpit. Obviously, bibigyan ka ng counsel. Amen? Ng advice. Na-realize ko, okay ah. May mili ka dyan eh, diba? Ako minsan, iba sa inyo, sinachat ko eh. Huwag ganito, huwag ganyan. Ganito gawin mo, ganito gawin mo. Diba? Bakit kayo sinasabihan ng ganun? Para mapahama kayo? So, natutunan ko yung kay pastor niya, yun, magaling yung ano niya. Pero, again, hindi lahat makikinig sa kanya. Ganun naman eh. Wala naman makikinig lagi sa'yo. Especially sa panahon natin, especially spiritual. Diba? Tulad nga ako, itong mga to, hindi nakikinig. Diba? Walang pakialam. Parang nakikita ko na itong mga to pag hindi kayo na, ano, malalo kayo nasanay, lalo ka nasanay, hindi nakikinig. Sinasabihan ka na, hindi ka ba nakikinig. Ano mangyayari doon? Ito, mamaya, makikita nyo. Yan, natapos pala tayo nga nandito. Kasi masanay ka na, hindi nakikinig. Pag, kung kailangan mo, kailangan na yung advice, ayaw mo na rin. At baka ayaw ka na rin kausapin ng pasto. Yun ang masaklap. Nangyari yun sa amin dati ngayon. Yung iba sa inyo, ganun ang turing ko sa inyo. Iba eh. Kasi kilala ka hindi na maikinig yan. Dito ka lang naman kasi ganyan. Yun ang masaklap. Pero ito yung mga gusto pa maniwala, naniniwala pa, pero nangihina ka lang. Kasi kung ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay. Ito yung sinasabi sa atin, cast not away your confidence. Magtiwala ka lang sa Diyos. Itiwala ba kayo sa Diyos? Amen. Hindi tayo pare-pareho lahat. Yung iba sa atin may konti, yung iba konti lang, yung iba medyo meron. Yung iba malaki tiwala sa Diyos. Yun ang pagpapalain ng Diyos. Amen? Amen. Yung mga wala, nako. Wala ka rin. Bandang huli, discourage ka. Bandang huli, yung pa yung magkasabi, wala ka naman palang ginawa sa akin ng Diyos eh. Lalo kang mapahamak. For you have need of patience that after you have done the will of God that you may... Yung sinasabi ko kanina, minsan kailangan ng patience, hindi mo pwedeng agad-agad, di ba?
mananampalataya ka pa ba sa Diyos kung isang ganyan mo lang, oops, meron agad. Kailangan pa ng pananampalataya. Hindi na kailangan pa kasi parang robot ng Diyos eh, di ba? Attend ka, boom, meron agad blessing. Hindi pwedeng ganun. Nakinig ka lang isang beses, binasa mo lang yung Bible isang beses, boom, alam mo na lahat. Woo! Walang ganun. Sa ano, sa Hollywood, may ganun, di ba? Kaya gusto nyo ganun eh, puro magic. Binobola lang tayo dun. Kaya kailangan mo ng patience, tapos gawin mo lang yung gusto ng Diyos. Sigurado daw yung reward. For yet a little while, he that shall come will come and will not tarry. Maulit-ulit, ibig sabihin, sinasabi niya, Diyos ay darating, si Jesus, darating siya. Kung mamatay ka ngayon, at least, kasama mo na siya, kung ligtas ka. Sigurado ba yun? Hindi. Ngayon, gagawin mo ngayon. Kasi sabi niya, a little while, sandali lang yan, pastor, bata pa ako, dahil ko mang pagdadaanan. Ay, ganun talaga. Yan sinisisi mo. Pero ini-encourage tayo ng Bible, amen? Ilan taon ka na, Sarah? Ilan taon ka na? Nine? Ten? Ikaw, Cassandra? Ha? Ten ka rin? 12? Naiinip ka na ba sa buhay mo? Hindi pa? Bata ko pa, di ba? Pero yung ibang bata, ganun eh. Gusto ko na mag-asawa, basta. Pag may asawa na, gusto ko na mawala yung asawa ko, basta. Gusto ko, iba naman. Yan ang sinasabi natin. Pag nagkamali ka. Pero yung buhay na pinagpala ng Diyos, parang everyday as a blessing. Uy, nakita ko na yung asawa ko, yung anak ko. Salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy ang paglilingkod. Bukas, ganun ulit. Maganda. Ang pangit nung ano. Parang gusto nang mamatay, di ba? Sabi kasi, now the judge shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Mabalik-balik tayo. Ibig sabihin nito, manampalataya ka lang. Kasi lahat ng matuwid, nananampalataya. Naintindihan mo ba yun? Yung mga tao, ako, kanina ko pa sinasabi, yung mga taong walang patience, ni makinig, wala. Lalo na, pastor, wala ko natutunan eh. Unti-unti lang ang natututo. Amen? Yung mainib, atin ulit, basa ulit. Kasi ganun daw yung matitinong tao pag sinabing just, matuwid. Alam niyo ba yun? Kaya pag meron kayo nakakita, mainipin. Ano pa? Gusto na mag-asawa agad, wala pang maayos na ano, hindi pa nga handa. Nako, yun ang gusto, yun ang dapat mong pakaingatan. Pag ganun yung taong nanliligaw sa'yo, kung lalaki yan, kung babae yan, dapat iwas ka agad dyan. Diba? Benz, tindihan mo ba? Mainipin ka ba? Tanggapin nyo, yun ang sasabi sa inyo, hindi mo kayo. Kung mainipin ka ngayon, i-develop mo yung sarili mo. Na hindi maging mainipin. Paano maging hindi mainipin? Maging matyaga. Makinig. Inihintay ko nga kayo lahat. Hindi ko naman kayo binibilisan to para mahala kayo muna dyan pag di nyo naintindihan. Intindihan nyo mga bata? Gusto nyo lang mainipin? Gusto nyo kaibigan nyo mainipin? Okay. Ano ba yung... Yung walang paniniwala, eh, wala akong nangyayari dyan. Lahat ganun. Mag-aral ka, eh, huwag ka na mag-aral, wala akong nangyayari dyan. Huwag ka na mag-asawa, huwag ka na kumain. Hindi, yung gusto natin kasi short term yan eh, hindi ka na maghihintay doon, di ba? Huwag ka na magsipag, huwag ka na sumunod sa magulang mo. Huwag ka na mag-toothbrush. Ayan ang madalas, kasi yung mga long term yan eh. Mga bata, laki sinasabi sa inyo eh. Tamad mo mag-toothbrush yun, pag bungal ka, pag laki mo. Ba't ka mo na nagkakagusto sa akin? Tanong ka pa. Ngayon, buti ngayon, may pera ka pang paayos, di ba? Hindi ko kininsulto yung may, ano ha, may sira din yung ipin ko dati, pero naayos na. At least, alam natin yung dapat ang gawin.
Sabi dito, ah, the just shall live by faith. Anong kabaligtaran nun? Yung mga walang pasensya, walang pananampalataya, hindi yung just. Kaya sabi dito, but if any man go back, my soul, may kinu-quote po siya dito, ang Diyos daw, walang, syempre, hindi gusto ng Diyos yun, amen? Binibigyan ka ng Diyos ng lakas, ng blessing, tapos, baliwala siya sa'yo. Kaya sabi dito, my soul shall have no pleasure in Him. Gusto mo yun? Hindi ka mahal ng Diyos? Gusto mo yun? Gusto mo hindi ka mahal ng Diyos? Siyempre, hindi. Pero ano ginagawa mo? Yung tanong. Sumusunod ka ba? Mga simpleng bagay, umaten, makinig. But we are none of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So medyo in-encourage siya lang yung mga tao na kung may nakikita kayo na ganyan, huwag nyo nang gayahin. Yan ang sabihin lang nun. Amen? Natuloy natin. Ito ngayong Hebrews 11 is the faith chapter na tinatawag. Sinabing faith chapter is pananampalataya. Nandito yung mga heroes of the faith na tinatawag nila kasi matindi to. Arali natin, okay? So may preaching ako. Isa mga unang preaching ko about faith. Kasi napakahalaga, di ba? Nandito tayo eh. So, define na ngayon natin anong ibig sabihin ng faith. Sinabi yan ng Bible, no? By the way, sa ibang translation, sablay yan. Kaya, huwag kayong gagamit ibang translation. So, dito tayo sa King James. Sabi dito, pakibasa nyo ka pa. Ready, go. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtained a good report. Okay, diyan mo na, no? So, now, faith is the substance of things hoped for. So, yung sabihin ng substance, kanina, naalala nyo kanina lang, basa natin substance. Ano yung substance? Kayamanan o yung kung ano yung laman, di ba? Yung meron ka ba? Meron ka ba ngayon? Yan. So, ngayon, yung faith daw ay substance ng mga bagay na gusto mong makuha o yung naniniwala ka na magkakaroon ka. Amen? Kaya kahit alam nyo ba yung pera daw ha, medyo technical tayo ng konti ngayon. Ano ba yung pera? For example, lang pera dito eh. Yung may pera? Pinakamalaki. Ay, ano? Ano na maintindihan ng mga bata? Ay, dami pera dito eh. Napaunahan, napaunahan. Naku, naawa naman kami dito eh. Yung medyo malaki. Yeah, isang daan, yan. So, di, pahingin na rin ng 20, di. Yan. Okay. Nakita niyo ba ito? Yung gusto ng pera? Sino, anong gusto mo? Ito o ito? Bakit? Malaki. Malaki, pareho lang ng laki yan eh. Ha? Ha? Pampalo, di. Ba't mas gusto mo yung ito? Ang para dito? Mas malaki yung halaga. Bakit? Eh, gusto latang ko ito, lagyan ko ng dalawang zero. Diba? 20 nakalagay, diba? Lagyan ko ng dalawang zero, 2,000 na. Sino mas malaki na? Ito. Kita mo na. Sinulatang ko lang eh. Okay, mga bata, ganito. Bakit mahalaga yung pera? Mahalaga ba tayo kung mapunit na to? Nasaan na yun? May halaga ba talaga to? Nasaan yung halaga nito? Bakit? Yun nga, ba't di ko lagyan ng isang zero to? Pambili ko, ba't ganun? Ayan, mag-isip kayo, ha? Ha? May standard. Sino nag-set ng standard? Government. Bangko Sentral. Yan. So at least napaisip kayo ah. So may halaga ba yung papel? Yung papel lang wala. Yung ink wala. Alam nyo may halaga dyan? Yung trust. Iwala. Kasi dahil meron ka nun, malamang may nagbigay sa'yo nun. Bakit ka binigyan nun? Kasi nagtrabaho ka. Or pwedeng inheritance. Pansinin nyo to kasi nalalim tayo ng konti.
So bakit daw may tiwala tayo sa gobyerno? Eh kasi sila yung namamahala. Kasi dapat ang pamamahala nila para sa kabutihan ng tao. Para hindi magkagulo, mayroon tayong standard na pera, hindi pwedeng pikiin. Okay? Ang i-honor lang natin na pambili yung tamang pera. Ngayon, medyo technical tayo. Ngayon, mayroon ng ibang way ng pagbabayad. Diba? Alam nyo na ba yan? Yung mga bata, alam nyo na ba yan? Ano yan? Gcash, Paymaya. Okay, Paymaya tayo ha. Hindi, joke lang. Taga-smart kasi si Bad eh. Marami pa yan. Dati yung Visa, yung Mastercard. So, kailan lang nag-ano ako? Kasi wala kaming cash eh. Kinaskas ko na naman yung ano. Oh. Sige sir, salamat. Kinaskas ko lang yung plastic eh. Binigyan na ako ng soundbar. At papareimburse pa namin yun kasi regalo ng kumpanya yun eh. Ba't ganun? Ano may halaga yung pera? Eh, pag electronic yan, ano kasi halaga nun? Chut. Okay. Binigyan na ako ng ano. anong pinagkaiba? Bakit? Tsaka yung iba, pag nangutang, di ba? Sinabi mo lang, binigyan ka na. Hindi yun. Pero hindi lagi nangyayari yun, di ba? So, anong gusto ko ma-realize natin? Nasa na ba yung value niyan? Alam nyo ba na, yun nga, nasa tiwala? Pag ang gobyerno nag-collapse, ngayon, wala tayong tiwala sa gobyerno natin, ang gagawin natin, mag-aakas tayo, pasabugin natin, Malacanang. Yung mga pera, wala nang halaga yan. Ganyan ang nangyari ng mga world war. Alam nyo ba yun? Sa US daw, yan ang laging example nila kasi dati yung nagkaroon ng dalawang faction, yung US, yung Union, tsaka yung Confederacy. May sariling pera to, may sariling pera to. Okay? Sinong tama dyan? Eh, nagigera sila. Eh, natalo to. Eh, paano yung mga ibang pera nila? Wala nang halaga yun. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga kapatid. Sabi nyo, now faith is the substance of things hoped for. Bakit tayo nag-hope? Kasi may nangako sa atin. Ngayon, depende nga kung sino yung nangako sa'yo. Matulad niyan. Kunwari, nanligaw sa'yo, di ba, Mika? Nangako sa'yo, mahal kita! I love you! Hanggang sa kamatayan, tayo magsasama. Oh. Paano pag nawala na yun? Lahat ng pangarap mo na, wala na. Sira na, may mga kilala kaming ganyan. Diba? Ang daming pangarap sa buhay. Nung binake yung promise, boom, sabog. Ang gulo ng pamilya, diba? Kaya, wala. Ngayon, paano pag ang Diyos ang, pag ang tiwala ng Diyos na wala sa'yo o tiwala mo sa Diyos, lalong mas malala, diba? Kaya may mga tao ngayon pumapatay, walang magtrabaho, nagnanakaw, wala na silang tiwala sa Diyos eh. Pag namatay sila, bahala na. Dulad itong mga to, kanina pa. So, gano'ng kahalaga ngayon itong pananampalataya na yun? Eh, napakahalaga. Amen? Kaya kung binigay ang stage, sana naintindihan nyo, ang tiwala, napakahalaga. At especially, saan ka magtitiwala? Kanino ka magtitiwala? Kahit kanino lang? Diba kaya nga, nasa show, galit na galit tayo sa mga false teacher. Bakit? Kasi ang daming naliligaw dahil sa kanila. Umaasay mo dyan, pumupunta po sa church, nagbibigay pa doon, tapos di pala sila ligtas. Kawawa yung mga tao. So, ganun din tayo ngayon. Pag hindi natin nakilala, yung Diyos pala na kaya niya, ibigay lahat. Kung di man sa lupa, sa langit. Eh, sayang na sayang pag di tayo nanampalataya sa Kanya. Pero sabi dito, hindi mo pa siya nakikita. Ang ganun, pananampalataya, ganun. Sinabi ko sa inyo, wala, sinabi ko dito, ang mga kabataan na nasusunod sa Diyos, magpapalain ng Diyos, ang pasalan nyo yung magpapalain. Eh, siyempre, magandang buhay, di ba? Maayos ang asawa, maayos ang anak. Diba? Materially, siyempre, nabanggit ko na sa inyo yun.
Diba? Gusto, hindi nyo gusto yung, alam nyo na, yung parang wala kang titira, no? Meron, hindi nyo alam, diba? Yan yung mga ano ng blessing ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Hindi. Gusto nyo, pero ang tanong, nakita nyo na ba yun? Pag sinabi ko sa inyo, kunwari, si Pamela, Pamela, pag nagtapat ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, naniwala ka ba doon? Nakita mo ba? O ba't ka naniwala? Yun yung sinasabing faith, no? Nakikita mo sa spiritual eyes mo, hindi pa nakita dyan. Pero dahil nakita mo, yung nangangako pala, matino, ang Diyos, at nasa Kanya lahat. At nakikita mo na yung maliliit, di ba? Yung maliliit na pagsunod mo, napapabuti ka. Tulad nga, especially itong mga nagtatapat dito, alam nila yun eh, di ba? Iba yung knowledge nyo ngayon kumpara dati. Dati walang direction buhay mo eh. Ganun din ako dati. Pero nung naalala mo yung salita ng Diyos, pira. Kasi mga nababasa mo kung saan-saan. Ngayon, uso yung Amazing Race, di ba? Alam niyo yung Amazing Race? Ginasa lang pala sa Amazing Grace yun. Alam niyo ba yun? Kasi yung... Tapos ano ba yan? Ang daming kinuha ninakaw sa Bible. Mababaw pa nga yung station na yun eh. Nung na-realize ko yun, ako, ito na pala kailangan ko eh. Ba't ko kailangan pang bumili ng libro ng kung sino? Sabi nga sa inyo, yung libro ni Stephen Covey, bumili ako nun, di ko na tinapos eh. Hindi, yung isa, yung Principles of Leadership. Kasi nagsabay eh. Nagsabay yung pag-aaral ko ng Bible, tsaka nun. Graduate ko lang nun. Eh, binabasa ko yun eh. Sa Bible din yan eh. Tsaka sino ba yung source ni Stephen Covey? Eh, Mormon nga yun eh. Saan niya kinuha yun? Ninakaw lang yun, salita ng Diyos. So ngayon, kayo, tinuturo na kayo ng salita ng Diyos. Maghahanap pa ba kayo ng iba? Sino ba sikat ngayon ang tagapagturo na alam niya lahat? Wala na. So dito lang tayo matatapos. So number 2, okay, sabi dyan, for by it, ano yung it? Ano yung tinutukoy sa it? Faith. Diba? Pinag-usapan kanina, faith. Ito yung substance of things hoped for. Evidence, ano yung evidence? Yung faith. Okay? So kaya tutuloy lang yan, for by it, ano yung it? Di yung faith pa rin. The elders obtained a good report. Ibig sabihin, dahil may pananampalataya, again, hindi lahat ha, yung babanggitin niya later dito, yun yun. Yung mga tao to, si Moses, si David, si Isaiah, hindi sinabi si Isaiah eh, si Abel, next week na natin yan. Pero itong mga to daw, yung mga fathers of the faith, ano daw? Sila ay, ano yung good report? Ibig sabihin, ay mabuti ang taong yan. Maayos yan. May kilala ba kayong ganun, mga bata? Maghanap na kayo. Kung wala kayong kilala. Kasi mga idol-idol nyo, pag pinapanood nyo yung Hollywood, idol nyo si Iron Man. Hindi naman totoo yun eh. Storya lang yun eh. Sinong idolin mo? Pamela? Jesus, tao. Yung? Yan, yeah, mayroon ka pang pangalan? Alam nyo, isa yung sa mga ginagawa namin. Amen? Kasi nga, naintindihan ko minsan, wala kayong kilala. Kaya, na-realize ko yun. Minsan, ganun, maawa ka sa tao. Wala silang tinitingala. Kaya katulad nun, tinanong ko rin, isi-share na ako sa trabaho. Ganun. Sinong tinitingala mo? Kanino ka naniniwala? Napaisip siya eh. Eh, nung time na yun, medyo natututo na rin ako. Ganun din sinabi ko, yung pastor ko. Hindi ako nahiya kasi kanya ako natutunan yung dapat ko matutunan eh. Kasi yung iba dyan nakikita ko sila, nagkukunwari lang lahat yun. Umaarte lang sila. May character lang sila kung sa anong kwento na hindi mo din yung totoo. Hindi mo pwedeng ibase yung sarili mo doon. Amen? Maganda mga sagot yun, magulang, ganyan, di ba? Kung tama ah. So na-realize ko yun, kaya nagpapasalamat ako nun. Kaya ganun din ginagawa namin sa inyo. Amen? Kahit pa paano, meron kayong titingalain. Na, itong elder na to ay nagtapat siya sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, kaya ngayon, pinagpala siya ng Diyos. Amen? Sana yun ang tingnan niya, mga bata, maghanap kayo ng ganun. Amen? Sinusubukan ko maging ako yun, pero marami pa dyan iba. Amen? Papakilala kayo sa iba. Pero kung puro kayo Hollywood, wala kayong makikilala. Amen? So, doon muna tayo.
So next ano, lagi Thursday, eh, look forward nyo na kasi yung Book of Hebrews napakalalim. Amen. Eh, look forward nyo na, andito kayo every Thursday. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa Hebrews chapter 10 and na dulo, Panginoon, ng 11. Panginoon, sa panimula, we pray. Introduction po, we pray na kayo po'y tulungan nyo pong bawat isa sa amin, Panginoon, na matuto, Panginoon, medyo maraming salamat, nakabalik yung iba, Panginoon, iba makulit pa rin, we pray. So they listen, Panginoon, at masanay sila sa church, sa pangaran, yung salita, Panginoon, we pray na sila po'y matuto rin, ma-inspire, matututo, matuto pa ulit, lalalim, salita nyo, Panginoon, we pray na samahan nyo lang po kami, yung lingkod, at napaganda lang po yung salita, nawa ito'y karoon ng justice, Lord, sa amin, dahil may pangaral to ng maayos, at tulungan nyo lang po kami, Lord, sa mga bagay na hindi namin control, ang weather, Panginoon, minsan, ang ibang pangailangan namin. I pray na maraming salamat sa napakarami nyo ng blessing. Tulungan nyo na lang po kami, Lord. Especially sa mga ganitong pagkakataon, service namin, nakikinig kami, nag-aaral. Kayo po mag-usap sa amin, Panginoon. Balik nyo, Lord, kami sa araw ng mga services namin, sa linggo, soul winning, Panginoon. Patuloy kami ng pagpapagamit sa inyo, Panginoon. Para kayo po'y malulati. Kaya malulati in Jesus.